Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kumusta ba kayong lahat? Nag-e-enjoy ba kayo sa inyong online schooling so far? Naku, yung iba dyan parang napasimangot. Parang sinabi na ko, miss na miss ko na po yung school ko. Miss na miss ko na po yung teacher ko. Miss na miss ko na po yung mga kaklase ko. Sana po next year ay meron na po kaming face-to-face na pagkikita ng mga kaklase ko. Yung iba naman nagsasabi, naku, ang hirap po talaga ng online classes at ng distance learning. At ang iba naman nagsasabi, nag-e-enjoy po ako sa online schooling. Ayan, kung ano man ang iyong nararamdaman ngayon, ano man yung mahirap para sa'yo, ano man yung madali para sa'yo, tandaan mo lagi na hindi ka nag-iisa dahil marami ang nag-a-adjust ngayon sa ating online schooling. At umaasa din ako, kagaya ninyo, na matatapos yung malaking pagsubok na ito dito sa ating bayan. Okay, kung hindi pa tayo nakakangiti, naalala nyo yung exercise natin na 4, 7, and 8. Yung 4, paghinga mo, 4 na seconds or 4 seconds, hihinga ka. 1, 2, 3, 4, and then pause for 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then exhale ng 8. You count 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ulitin natin ha, 4, 7, and 8. 4, inhale, 1, 2, 3, 4, pause, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and then exhale, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ulitin natin, inhale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alam mo, yung exercise na yan, sabi ng mga neurologist o sabi ng mga doktor sa utak o sa brain, yan ay nakakatulong para ikaw ay mag-relax, para ikaw ay makaisip ng maayos. I hope na i-prepare ko na kayo na mag-relax at kaya na ninyong i-absorb ang ating lesson ngayong araw na to. Kaya, game na! Alam mo ba kung anong lesson natin today? Hindi pa? O alam mo na? Kung hindi pa ang sagot mo, parehas tayo. Hindi ko pa rin alam yung lesson natin ngayon eh. De joke lang. Pero, tayo ay mag-aaral tungkol sa pabula. Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan dun sa pabula ang mga bida dito, yung mga hayop. Mga bagay na walang buhay, sila yung mga gumaganap sa tauhan. Halimbawa ng mga hayop na bida, ang mga leon, ang kuneho, ang kalabaw, ang manok, ang bibe at iba pa. May natatanging kaisipang nahahango mula sa pabula. Dahil ang mga pabula na ito, yung mga kwento nila, nagbibigay ng aral sa lahat ng mga batang nagbabasa. Tinatawag din itong kwentong katha o kathang kwento na nagbibigay ng aral. At dahil tayo ay mag-aaral tungkol sa pabula, meron niyang kasama, may kapatid yan. Ang kapatid naman niyan ay mga tanong. At yung tanong kung paano sasagutin ng tama. Yan din ang ating pag-uusapan. Alam nyo, marami akong baong kwento sa inyo ngayong araw. Talagang nag-research ako ng maraming kwento. Dahil alam ko na na-miss ninyo si Teacher Jo. De joke lang. At sa bawat pagkatapos ng kwento, mayroong mga katanungan. At yung tanong na yun, ha, dapat sasagutin ninyo. Ang purpose naman ng pagsagot sa katanungan ay para mas maintindihan ninyong mga bata kung tama o kung ano yung essence o yung laman ng inyong mga nababasa. Ang tawag naman doon ay comprehension. Sige nga, sabihin mo nga, comprehension. Very good.
kumbaga, sa eating process o yung pagkumakain ka. Kakain ka, ngunguya ka, lulunok ka. Ang proseso na yan ng pagkain ay ang pagbabasa. Pero kapag yung pagkain napunta na sa digestive system sa loob ng iyong katawan na dadalhin na sa iba't ibang panig ng iyong katawan, ang tawag naman dyan ay comprehension. Kinukumpare ito, yung digestion, sa comprehension. Ibig sabihin, mas pumapasok na sa isip mo yung nababasa mo. Sa pagbabasa, dapat merong comprehension. Ang pagbabasa ay dapat merong ano? Tama, comprehension o yung pagkakaunawa sa iyong nabasa. Kapag hindi mo naintindihan yung binasa mo, parang baliwala lang yun, parang lilipad lang sa hangin dahil hindi mo naiintindihan. Kaya mahalaga ang tanong sa bawat pagbabasa. Bakit? Dahil tinutulungan ka nito para maintindihan mo, madigest ng isip mo ang bawat mensahe na pinabasa mo. Kaya mo yan! Kayang-kaya mo yan! Kapag nahirapan ka ng magbasa, ang gagawin mo ay magbasa. Practice, practice, practice. Practice pa more because practice makes permanent. Sabihin mo nga, practice makes permanent. Oo, kapag nag-practice ka, ayon sa mga nag-aaral ng pag-iisip o mga neurologist, kapag lagi mong ginagawa ang isang bagay, kagaya ng lagi kang nagbabasa, magiging permanent yan sa iyong utak. O, diba? So, dapat laging nagbabasa. At kapag nahirapan ka na sa lesson, huwag mahihiyang humingi ng tulong sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa mga kasama mo sa bahay, sa ate, sa kuya, sa mga nakatatandang kapatid o sino man yung nandiyan sa loob ng bahay ninyo. Lagi mong iisipin, kaya mo yan! Sabihin mo nga, kaya ko to! Isa pa, kaya ko to! With conviction, kaya ko to! Ayan, very good! Babasahin ko na ang ating unang pabula. Ang Inahing Bibi at ang Apat na Sisiyo. Namasyal ang Inahing Bibi, kasama ang apat na sisiyo. Nagpunta sa ilog, masayang masaya sila. Ang aking tanong, sino-sino ang namasyal? Letter A, Inahing Bibi at ang apat na sisiyo? Letter B, ang apat na sisiyo? Letter C, Inahing Bibi? O letter D, ilog? Sino-sino raw ang namasyal? Letter A, Inahing Bibi at ang apat na sisiyo? Letter B, apat na sisiyo? Letter C, Inahing Bibi? O letter D, ilog? Kung ang sagot mo ay Inahing Bibi at ang apat na sisiyo sa letter A, ikaw ay tama. Very good! Nakuha mo ang tamang sagot sa katanungan. Ikalawang tanong, saan sila nagpunta? Letter A, sa ilog? Letter B, sa dagat? Letter C, sa sapa? O letter D, sa kanal? Saan daw sila nagpunta? Letter A, sa ilog? Letter B, sa sapa? Letter C, sa dagat? O letter D, sa kanal? Kung ang sagot mo ay letter A, sa ilog, ikaw ay tama. Ikatlong tanong, ano ang damdamin ng Inahing Bibi at ng apat na sisiyo nang sila ay namasyal? Ano daw ang damdamin ng Inahing Bibi at apat na sisiyo nang sila ay namasyal? Letter A, malungkot. Letter B, masaya. Letter C, matamlay. O letter D, masigla. Ano daw ang damdamin ng Inahing Bibi at apat na sisiyo nang sila ay namasyal? Letter A, malungkot. Letter B, masaya. Letter C, matamlay. O letter D, masigla. Anong tamang sagot?
Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Masaya ang inahing Bibi at apat na sisiw nang sila ay namasyal. Ganyan din ba ang nararamdaman mo kapag ikaw ay namamasyal kasama ang iyong ina? Very good! Narito naman ang ating ikalawang pabula. Ang kalabaw ni Mang Islaw. Ang kalabaw ni Mang Islaw, itinali sa puno ng anahaw. Hindi binisita ng 2 araw. Nakakalimutan ni Mang Islaw ang pagpapakain sa kanyang kalabaw. Nakita ng kanyang pinsang si Buraw na puno na ng langaw. Ulitin natin. Ang kalabaw ni Mang Islaw. Ang kalabaw ni Mang Islaw, itinali sa puno ng anahaw. Hindi binisita ng 2 araw. Nakalimutan ni Mang Islaw ang pagpapakain sa kanyang kalabaw. Nakita ng kanyang pinsang si Buraw na puno na ng langaw. Medyo malungkot yung kwento natin, ano? At sa kwento na ito, na ang kalabaw ni Mang Islaw, anong hayop ang alaga ni Mang Islaw? Kung ang sagot mo ay kalabaw, tama ka. Kalabaw ang hayop na alaga ni Mang Islaw. San daw itinali ang kalabaw? San daw itinali ang kalabaw? Kung ang sagot mo ay sa anahaw, tama ka. Sa puno ng anahaw, itinali ang kalabaw. Sino ang nakalimot sa pagpapakain ng kaniyang kalabaw? Tama, si Mang Islaw. Si Mang Islaw ang nakalimot sa pagpapakain ng kaniyang kalabaw. Mga bata, tandaan ninyo na mayroong formula sa pagsagot sa mga tanong sa isang napakinggang pabula. At meron niyang pagbabatayan na naaayon sa tanong o pattern at hindi lang basta-basta sinasagot. Kagaya ng tanong kanina, anong hayop ang alaga niya? Kung ang sagot mo ay kalabaw lang, meron itong tamang pattern. Ano ba yung tamang pattern? Kagaya nung sinabi ko na kalabaw ang hayop na alaga ni Mang Islaw. So meron itong phrase, ang kalabaw ay sumasagot sa tanong na ano, dahil ang kalabaw ay isang hayop. Ikalawa, saan itinali ang kalabaw? Ang tamang pagsagot dito, sa puno ng anahaw itinali ang kalabaw. Sa puno ng anahaw, itinali ang kalabaw. So kapag tinanong ka, saan itinali ang kalabaw? Ang sasagutin mo ay, tama, sa puno ng anahaw, itinali ang kalabaw. Kasi, sa puno ng anahaw, yan ay sumasagot sa tanong na saan. Dahil ito ay isang lugar kung saan nangyari ang pagtatali sa kalabaw. Ikatlo, sino ang nakalimot sa pagpapakain ng kaniyang kalabaw? Ang tamang sagot, si Mang Islaw ang nakalimot sa pagpapakain ng kaniyang kalabaw. Si Mang Islaw, sumasagot naman yan sa tanong na sino? Dahil siya lamang yung tao sa kwento ng ang kalabaw ni Mang Islaw. Sa bawat pabula, mapapansin niyo na may mga tanong, di ba? Kanina, ang dami kong tanong sa inyo at mabuti naman at nasagot ninyo. Ito yung nakakatulong para mas lalo nga nating maintindihan yung binabasa natin. Agree? Very good! At dun sa mga salitang ginagamit sa pagtatanong, may mga bagay na may kinalaman sa bawat tanong, sa bawat subject ng iyong tanong. Una,
Unang tanong, ano? Ang tanong na ito, na ano, yan ay patungkol sa isang bagay. Halimbawa, ano ang kulay ng iyong damit? Ano? Yan, pag sinabing ano, pag nagtanong ng ano, ito ay patungkol sa... Tama, patungkol ito sa bagay. Pangalawa, sino? Ang sino ay tumutukoy naman sa... Tama, ang sino ay tumutukoy sa mga tao. Halimbawa, sino ang tatay mo? Sino ang tatay mo? Yan, sino? Pangatlo, saan? O ano naman daw itong saan? Para saan daw ang tanong na ito? Ito naman ay tumutukoy sa lugar. Halimbawa, saan ang paborito mong lugar? Saan ang paborito mong lugar? Diba? May kinalaman sa lugar. Saan? Pang-apat, kailan? Yan naman ay nagtatanong tungkol sa panahon, oras at petsa. Yung kailan? Ang tanong na yan ay para sa panahon, oras at petsa. Nako, naririnig ko kayo, ang dami-dami yung tanong tungkol sa kailan. Lahat kayo nagtatanong, kailan ba kami makakalabas? Yan, magandang tanong yan patungkol sa kailan. Number 5, bakit? O, di ba? Favorite word niyo rin to eh, bakit? Nagtatanong naman yung bakit tungkol sa kadahilanan. Halimbawa, sige, ulitin natin yung tanong. Bakit hindi pa ako pwedeng lumabas? So, yan ay tanong tungkol sa kadahilanan o paghahanap ng kadahilanan. Paghahanap ng rason. Bakit hindi pa ako pwedeng lumabas? Ika-anim, ilan? Oh, ang ilan naman na tanong ay patungkol sa bilang. Halimbawa, ilan kayong magkakapatid? Ilan kayong magkakapatid? Ilan? Next, magkano? Ang magkano ay patungkol sa presyo o pera. Example, magkano ang bili mo sa tinapay? Magkano ang bili mo sa tinapay? Magkano? Next, paano? Yan naman ay tungkol sa pamamaraan o yung mga gusto mong malaman ang pamamaraan kung paano gagawin. Halimbawa, paano ka natutong magbasa? Paano ka natutong magbasa? Yan ay paano. Sige nga, mag-aral pa tayo ng ilan pang mga pabula. At sa pag-aaral natin, may kakambal yan ang pagsagot sa mga katanungan na ihatid ko sa inyo. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.